Tingin mo ang Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Muling siya ay nabitad at papuritan at papaylakan. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isa't ibon, lumat at karagatan, may siyang panalat na ina. Ilang kanyang ngalan, lahat ng minika niya ay mabuti. Ilang kanya ng lusan, yung Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang sa gagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos.
Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito ay matagal nang panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno ng mga may kapangyarihan doon sa kalangitan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa atin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon,
Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kaniyang Panginoon sa sambahayang iyon upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugi ng ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa at binigyan ng maraming bagay at hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan sa lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Magandang umaga po sa lahat. Simula pa po ng Lunes, ang ating ebanghelyo ay tumutukoy sa paghahanda o sagpagbabantay or vigilance. Kung inyong matatandaan nung Lunes, diba ang ebanghelyo ay tungkol sa isang lalaking nagpayaman sa isang iglap, kinuha ng Diyos ang kaniyang buhay at nawala ng katuturan ang kayamanan ng kaniyang tinipon. Nung Martes naman, ang ebanghelyo natin ay tumukol din sa paghahanda at ngayon ito naman ay naka-address sa kaniyang mga alagad at binibigyan ng pagkakataong unawain ang mga salita ni Jesus. Ngayong umaga, pagnilayan natin ang ebanghelyo na kung saan gumamit si Jesus ng talinhaga ng alipin na kailangang magbantay sa pagdating ng kaniyang Panginoon. In fact, dalawang bahagi ang ebanghelyo ngayon. Ang unang bahagi ay ang pagsasabing humanda. Ang ikalawa ay kailangan mayroong isang leader ng alipin na mayroong pagkakataong bigyan ng oras na ipaghanda ang pagdating ng kaniyang Panginoon. Ang isa at ang unang bahagi ay naka-address para sa lahat at ang ikalawang bahagi ay naka-address naman o tumutuon sa leader o sa pastol o sa grupo ng alipin na mayroong pagkakataong ayusin at tipunin ang iba pang alipin sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kung inyo pong makikita o marerecall sa inyong mga kaisipan, makakakita po kayo ng mga larawan ng santo o santa na may katabing bungo. Kung inyo pong makikita sa mga Christian art. Halimbawa, si Saint Francis, doon sa kaniyang lugar, sa bundok, sa La Verna, ay mayroong bungo na kung saan siya ay nagdadasal katabi ng bungo. Si Santa Rita ng Kasya, may hawak na bungo. Si San Bruno ay may kasama ring bungo. O kaya yung mga lumang crucifix, yung mga luma nating krus,
May mga bungo sa ilalim yan eh, doon sa paanan ni Jesus. Napakagandang krus yung noon, no, nung panahon. Meron niyang krus sa ilalim ng paan ni Jesus. Ito ay defection ng art na yung bungo ay sumisimbolo sa kamatayan. Kung sa krus naman, ito ay sumisimbolo kay Adan na naging sanhi ng kamatayan at pagkakasala ng tao. At yung krus ay sumisimbolo kay Jesus na siyang kaligtasan at muling pagkabuhay ng tao. Yung mga santo na nakafocus doon sa skull o sa bungo ay pagpapakita na ang buhay ng tao ay hindi pangmatagalan. Na lahat tayo ay magiging katulad ng bungo o mamamatay sa takdang panahon. Ang pagdating ni Jesus ay katulad din ng kamatayan na hindi inaasahan ng tao, na tayong lahat sa anumang sitwasyon, sa anumang kinalalagyan ngayon, ay maaaring mamatay. Tayo man, dahil sa oras na hindi natin inaasahan, darating ang Panginoon sa ating buhay at ito ay hudyat ng kaniyang pagbabalik at paghuhukom sa ating mga karanasan. Huwag natin katakutan ang kamatayan. Bagkus tumingin tayo sa kamatayan na isang pagkakataong makita kung ano ang iyong kalalagayan pagkatapos ng iyong buhay. Tingnan natin sa magandang halimbawa ng aliping handa sa anumang oras ng pagdating ng Panginoon. Tayong lahat ay alipin. Tayong lahat ay naghihintay sa pagdating ng Diyos. At araw-araw, siya ay dumarating sa ating buhay na hindi natin napapansin. Araw-araw, siya ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng daan, nagbibigay ng pagkakataong lagi nating tingnan sa araw-araw kung ano ang magiging resulta ng aking buhay. Sapagkat ang buhay na meron tayo ay hindi para gugulin sa sinabi sa Ebanghelyo na uminom, magsaya, magsayaw, lahat ng bagay na pwede mong gawin ay gagawin mo dahil hindi mo alam ang pagdating ng Panginoon. Hindi po. Ang buhay ay paghahanda doon sa tunay na patutunguhan natin pagkatapos ng kamatayan. Kaya hindi po pwede na palagi tayong nakatuon sa bagay na nakapagpapaginhawa ng katawan. Tayo din po ay tumuod sa nagpapaginhawa ng kaluluwa. Sapagkat ang ating katawan ay namamatay, pero ang kaluluwa ay patuloy na maglalakbay patungo sa Diyos. Ito ang ating titingnan. Ito ang ating pangangalagaan. Ito ang ating palang magiging hiling sa Diyos na sa kaniyang pagdating ay palagi akong handa at laging bukas ang aking puso sa kaniyang inspirasyon sa araw-araw. Memento mori. Palagi po tayong tumingin sa diwa, sa kawagasan, sa biyaya ng Diyos ng ating buhay upang makita natin ang pagtanggap ng Diyos sa atin kapag tayo'y naroon na sa biyaya ng kaniyang tagumpay. Ipagdasal din po natin ang ating mga kapatid sa Bicol. Ipagdasal natin ang ating mga kamag-anak at kakilala at kaibigan na nangangailangan ng tulong sa kanilang lugar. Sana sa ating pananalangin, isama natin ang kaligtasan nila at sana'y magkaroon ng katiwasayan ngayon sa panahon na sila ang nasa gitna ng kalamidad.
Mag-iingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatunay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras sa tang-araw. Huwag mo daw ang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Panginoong darating. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapatatag ang aking kalupa. Sa kanya ang aking pag-asa at paligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa iyo kaluwal at iyan. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking buhok at ang ilan. Sa Diyos lamang mapapatatag ang aking kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang
pag-asa at balikasa. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, itinuro namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mo pinamatayan ay sa gisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin.